Magandang umaga. Nandito tayo ngayon dito sa ating collective garden. So, nagsimula tayo noong November 21. So, magtatatlong buwan na itong garden natin. So, tingnan natin kung ano na yung mga nakatanim at kumusta yung mga pananim natin. So, unahin natin dito na side. So, medyo madamo na. So, yung schedule natin ngayon is magwi-weeding tayo. So, yung nakatanim naman dito ay, yan, soybeans, tapos may habanero tayo na chili. So, yun, yung area, yung pagtanim natin ng mga, ano, yung ng mga pananim natin ay nakaano lang to, kumbaga nakakalat, saka naka-intercrop, yun yung pinapractice natin. So, halimbawa, tulad nitong mga, ano, nitong atswete, sa baba naman nito nagtanim tayo ng mga beans. So ito yung mga pool beans. So ginawa natin ito kumbaga live trellis tong tong atswete. So may may mga kapi, mga tubo rin. So ito rin yung siling labuyo. Yun. And papunta ito sa baba. So, medyo makapal na nga yung damo. Yan. So, pure organic yung pag-implement natin dito sa ating garden. So, minimal lang din yung pag-add natin ng mga organic inputs. Kasi unang-una, wala kaming maraming tools or na magamit, equipment na magamit. Ilan lang yung baldi namin. So, titingnan natin mamaya. So ayan, nag-try din kami ng mga sibuyas. Dito naman na side is mga kamote, tsaka kamote tsaka red beans. So trinay namin na ayan, naka-intercrop sila. So yung red beans naman is nasa 2 to 3 months lang ay ma-harvest na. And then yung kamote naman is nasa 3 months onwards yung pag-ano natin pag-harvest. So dito naman, makikita ninyo, yan, napakalusog ng ating adlay. So naka-intercrop ito, dito sa gitna ay may mga tubo, mga heirloom varieties ng tubo. Yan, sa gilid yung ano natin. Tapos dito sa, yan, sa gitna ng dalawang linya natin ng tubo ay mga mais. Yan, ito yung mga purple corn. So yan, mga tubo. And then, may tinanim din tayo ng Ayan, nagtanim din tayo ng yakun dito. So, ayan, mga yakun yan. So, may ano, may mga tabako din. Ayan. Oh, hindi ga, ano, ka-okay yung pakiramdam natin sa ngayon. Ayan yung beans. Ayan, may bunga na yung beans. Ayan, ito yung mga bagyo beans. So dito natin pinapaakyat sa mga puno ng niyog. Yan, pinapaano natin to, pinapamature natin kasi kukunan natin ng mga seedlings muna. So yan, ayan, may mga ano din, may mga yung cherry tomatoes, yan, mga maliliit. Yan, so tingnan natin sa mga susunod na buwan kung mas ano pa ito. Ito yung nauna rin na itinanim namin na kamote. So kailangan na talaga na i-weeding. Saka ito yung adlay rin. May mga ano din dito. May mga ayan, naka-intercrop din ng mais. Ayan. Kaso lang, ayan, may daga. Kahit na ilan lang yung tinanim natin, dinaga pa rin yung ano natin. Mais. Oo. So, ano ito yung malagkit na klase ng mais. Ayan. So, dito naman na area, may mga ayan, may mga cucumber tayo. Ayan. Ayan yung cucumber natin. So, hindi natin masyadong, kumbaga, weeding yung area. So, may mga flowering plants tayo. Yan, tinatawag namin sweet honey. So, last week, ayan, parang medyo nagmamature na itong pipino natin. So, trinay natin na magsi-seed bank. So, kukuha tayo ng liso dito, ng seeds. So, dito naman na area, ayan. Okay, so ito yung ginawa pala namin last time. May
Siyempre, siguro nakakita na kayo sa YouTube yung ginawa nga nilang taniman yung puno ng saging. Pero ito yung na-realize namin na kumbaga fake news pala yung mga napanood namin sa YouTube, na alam mo yun, na parang ilang weeks, days pa ay yabong na ng napakalusog na ng mga petsay. So ito yung nangyari. At tingnan natin mamaya yung itinanim namin dun sa kabila. So yun yung nangyari sa petsay, na yung puno ng saging is nadadown na. So kaya pa naman to na i-rescue, kumbaga yung mga seedlings, ililipat natin. So ito naman yung mga iba't ibang uri ng gabi. So ito yung saluran. Tinatawag na saluran kasi mula sa parang sa word na salud, yung naiipon yung tubig dito sa dahon mismo. Hindi tulad kadalasan kasi sa gabi na nakikita natin ay tulad dito ay parang flat lang, nahuhulog yung tubig. Yung saluran kasi yan, napupundo yung tubig dito, naiipon. So yun yung gagandahan dito. So, yung mga beans, yan, nakapalibot, tinanim natin to. Yan, medyo matured na. May nakuha na nga tayo na pang seedlings natin. So, yan. Yan, marami yung, halos mga puno ng ano dito is, napagtamnan natin ng beans. So, yan. So, ito yung i-harvest na natin na mga petchay. Yan. So okay naman, malusog naman. Yan, malalaki naman yung puno. So may mga mais, malagkit to na variety ng mais. Tapos dito sa gilid, pababa sana yan, nagtanim tayo ng mga mayana. Yung mayana pala dito is hindi sila, kumbaga hindi tumataas kasi hina-harvest ng kasama ko na, at ginagawang pang-spray, pang-dilig dito. So, nag-try din tayo na magtanim ng cabbage. So, tingnan natin kung paano yung pagtubo nito, kung kung successful ba yung pagpatubo natin dito. So, ilan lang to. Ayan, namulaklak na yung ibang petsay. Ayan. So, dyan sa baba, beans. So, dyan yung may tubig. Yan. Yan. So, ito rin. Bago, last week lang natin ito itinanim. So, mga beans din ito. Yan. So, sa edges ng mga plot natin dito ay, yan, may mga adlay. May mga mais din dito. Ayun. Last time may mais dyan. Ano pa naman yun ng GMO na mais, siguro saan na kaya dinala ng ayun, nakita ko na, ayun, dito na dinala ng daga, ayun, wala na yung ayun, ito na yung kaputol ng natin, kaputol ng mais. So, wala na, ayan, imbis kukunin sana natin as pang seedling sana yun. So ito yung sinabi ko kanina dun sa doon na area is nandun yung nagtanim tayo sa puno ng saging. So ito yung tinanim talaga natin, itong pak choy dito sa lupa. Yan, napakalusog compared dun sa dun sa tinanim natin dun. So naka-intercrop din, may mga din ito. Ayan, yung local variety ng sibuyas. Tinatawag namin ganda or sibujing sa ibang lingwahe. So yan, may mga, yun, may malaki na pipino. Yan. So, hinayaan lang natin na gagapang ang pipino. Cucumber. So, yung sistema namin, kasi nung last time na nagtanim kami dito is pa-horizontal yung linya namin. Kaso, ang nangyari is nalulunod yung pananim namin, yung pitchay. So, ang ginawa namin, so, pina-vertical namin yung linya para pag-uulan or malakas yung tubig is hindi matatabunan yung mga pananim namin. So effective naman, naging matagumpay naman compared dun sa unang namin, pero nakapag-harvest pa rin kami dito. So medyo marami-rami rin yung na-harvest namin. Hindi naman ganoon ka
kalaki yung kita namin, pero at least naka ano rin kami, nakapag-ipon din kahit papano. So next time siguro natin i-reveal kung magkano yun. So yun, may mga flowering plants, di ba? Yun nga yung inana natin na dapat ano, nag-attract din ng mga insekto, mga beneficial insects yung garden natin, para hindi dun sa mga crops natin mag kumbaga tatambay or kakainin yung mga pananim natin. So ito yung unang batch na tinanim natin na na petchay. So ginawa natin is nag-iwan tayo, lalo na yung madali nang namulaklak, para makapag-collect tayo ng mga seeds dito. So yan. So dito, ayan. Ayan, may mga kamatis. Ito yung plot natin ng yan, marami ng mga pananim dito. Yan, may zinnia, namulaklak na yung ano natin, yung petchay. Yan, sinadya talaga natin yan. Tapos yan, may mga kamatis plus yung sibujing. And then dito naman na area is ito yung seedling area natin ng siling labuyo. So oo, handa nang i-transplant ito. So baka next week magta-transplant tayo nito. And ito naman yung pang sabaw, pang lauya na ano, na sili. So yan, ang istorya nito is transplant lang namin ito direkta. So ngayon namulaklak, namunga na uli sila. So yung pagtransplant natin dito is may bunga na talaga. So ngayon ayan, maganda na, ilang beses na rin tayo nakapag-harvest. So dito naman na area, ayan, mga beans, tsaka ito yung bagyu beans, tapos ano tawag dito, ito yung wing beans, or yung mas kilala naming garbanzos. Ayan. So may dagdag tayo na ano dito na ano tawag dito, soya beans, tapos dyan naman is yung mani, pero bago lang. So dito pala medyo mahaba-haba na itong video na to. Naglilimit lang sana ako ng ano, at least 10 minutes yung max, pero parang hindi kaya. So yan yung mani, yan tumubo na yung mani natin. Yan. Tapos dito naman, ayan, may mga ito is ano ito, mga sunflower yan. Tapos may mga ano tayo, may mga ang tawag sibuyas, pero plano natin na magtanim tayo mamaya ng ano dito ng mga petchay, kasi madali lang yung ma-harvest yung petchay. So para magamit natin yung area. So ang kwento naman dito sa plot na ito pataas, galing ito sa yung sa pakain ng mga manok. So parang kinulikta lang ng kasama ko na baka tutubo. So yan, sinali namin dun sa pagpapatubo. So nakapagpatubo tayo, hindi ko alam kung ano ito, pero may parang sorghum, may parang ito, hindi ko rin kilala kung anong ano ito. Tapos anong halaman dito, yan sorghum, tapos parang may barley ata. Hindi ko alam, parang ito yan. Yan. Napakaliit. Yan. So may mga cucumber tayo na naka palibot dito, ayan. Ayan. So marami-rami na tayong itanim dito sa ating area. Yan, mga ano ang dyan, sunflower. So tingnan natin sa mga susunod na update natin kung ano na yung kaganapan dyan. Yung problema yung pagsisidling. So yung ginawa namin, may mga sirang sprayer, ginamit namin ito. So ito ay similya ng petchay tsaka pak choy. So may mga ano pa, may mga anong tawag dyan, may mga pipino pa. So tsaka mga yung ginawa namin, kasi nga mahirap nung nag-direct ano kami seeding dun sa lupa. So parang at least mga 80% ay kinain ng ano ng langgam. So ang ngayon yung strategy namin is yun, naghanap kami ng mga sirang kagamitan. Ito yung planggana is butas na yung ano. So dito namin parang dito kami nagsisidling. So ito ay sibuyas. Yeah, tinatawag na yung Bombay. So sibuyas. So ganito yung sistema namin. Puntahan natin dito. So yan. Kasi nga yung ano namin, yung concern namin is yung
yung anong tawag dito, yung langgam, yung pula. So yung ginawa namin ay dito namin nilagay sa may source ng tubig, sa daanan ng tubig. So okay naman, hindi naman siya yung tubig dito is pag umulan bumabaha. So kontrolado naman yung tubig dito. So dito kami nagpapatubo ng mga seedling, tapos pagkalipas ng ilang ano is ililipat na namin dun sa naarawan yung hindi na puputuli ng mga langgam. So ito yung ginagawa namin. Ayan. So marami na yung mga tumutubo. Ayan, may mga ano na. So ika-transplant natin yan. So pagkatapos naman ito is kukulektahin namin yung mga seedlings, halimbawa tulad nitong pipino, saka naman i-transplant. Pero dapat lang na maging mindful kasi kailangan na naka-transplant agad, halimbawa tulad nito. Oo, dapat mabunot na natin yan kasi pag next time na ano yan, yung ugat niyan is kakapal na, tapos mag-hold na dun sa baba. So maaabiktuhan yung ano. So mamaya siguro ita-transplant natin yan. So ito naman yung mga ginagawa natin na ano, na mga wala ng laman. So dito siguro. Ayan. Ayan, may ginagawa tayo ng mga pang-drench or pang-dilig natin sa ating mga halaman. So basically mga green fertilizer lang to, kinukolekta natin. Ayan. Medyo hindi maganda yung amoy nito. So ito naman na area, ito naman na galon. Meron tayong ano dito. Ayan. Ano yan, pangyawan. Hindi ko alam kung ano yung mapait na vines. So mix na yan ng chili, ng anong tawag dito, ng yung luyang dilaw. So yun yung gagamitin natin as biopesticide. So yun. So yun lang muna siguro sa ngayon. So maraming salamat. At ako ay nag-iisa muna dito, hindi pa dumating yung mga kasama ko. So maraming salamat sa panonood. Ayo-ayo.